Unti-unti nang dinadala ng SYM ang magaganda nilang motor dito sa Pilipinas. Nauna na nga dito ang SYM Jet 4 RX125 na isa din sa pinakamabentang motor sa ibang bansa. Sumunod naman na dinala ang SYM Jet X150 na napakasolid din ng specs at ng forma. At ngayon, meron na namang bagong model na narelease ang SYM sa bansang Taiwan. At ito ang Jet SL125. Sobrang pinagkaguluhan ito sa bansa nila at marami agad ang bumili nito. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo tungkol sa mga features ng motor na ito. Dahil kahit ang game changer na Honda Click 125 ay uurong kapag ito na ang dinala sa Pilipinas. The Strongest King. Yan ang unang slogan ng SYM patungkol sa motor na to. Sa unang tingin, iisipin mo na isa lamang itong ordinaryong scooter dahil sa medyo may pagkakahawig pa ang disenyo nito sa Yamaha Mio Solai 125. Pero sa maniwala ka o hindi, ibang-iba ang motor na to sa mga nakasanayan nating motor. Ang makina nito ay 124.6cc, single overhead cam, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled at naka-electric fuel injected. Ang maximum power nito ay 12.9 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 11.3 Nm at 6,000 RPM. Talagang kahanga-hanga dahil isipin mo, isang 125cc na motor pero naka 4 valves at naka liquid cooled. Dito pa lang, panalo na. Pero siguradong mas hahanga ka sa susunod na malalaman mo tungkol sa motor na to. Dahil bukod sa magandang performance, ay maganda din ang mga safety features nito. Naka Bosch ABS 10.3 na ito at dual channel ABS pa. Ibig sabihin, harap at likod na preno ay merong ABS o anti-lock braking system. Kaya smooth at safe kang makakatigil kahit galing ka sa high speed. At hindi lang yan, meron pa itong TCS o tracking anti-skid system. Isa ding magandang safety features na kapag nadaan ka sa madulas na kalsada, ay maintain lang nito ang tamang speed para hindi ka dumulas. Kapag na-detect nito na hindi na nagpapantay ang ikot ng gulong, doon na ito mag-a-activate. O diba, hindi lang puro paspasan ng motor na to dahil priority din ang safety ng rider dito. Hindi mo na rin kailangan magpalagay pa ng dagdag na ilaw o MDL dahil naka LED projector type fisheye na ang kanyang headlight. Maliwanag yan kaya kitang-kita mo talaga ang kalsada sa gabi. Meron pa itong DRL dito sa taas na bukod sa dagdag visibility ay bagay na bagay talaga sa kanyang forma. Sa mga signal lights naman nito ay naka bulb type at meron din itong built-in hazard lights na very useful talaga lalong-lalo na kapag nakatigil tayo sa alanganing kalsada. At kung pagmamasdan natin ang disenyo nito dito sa harapan, para itong isang robot, napaka-aggressive ng kanyang hitsura at very eye-catching talaga. Maganda din ang design ng taillight nito, sharp and sporty din ang design, maliwanag din ang taillight dahil naka-LED na rin ito. Pagdating naman sa instrument panel, naka-fully digital display at automatic na mag-a-adjust ang brightness nito, kaya mas makikita mo ang mga indicator, mapa-araw man o gabi. Hindi pa ito naka-keyless, traditional key pa rin ang gamit dito at safe na rin naman dahil meron itong shutter lock. At very convenient dahil meron itong malaking bulsa dito sa harapan kaya meron kang paglalagyan ng mga gamit mo kagaya ng cellphone mo, pagkain or tubig. At isa pang convenient features nito, meron itong built-in charging port na USB type kaya pwede ka nang makapag-charge ng cellphone mo dito. Meron din itong retractable dito sa harapan kaya meron kang pagsasabitan ng mga gamit mo. Hindi ka na rin mahihirapan kapag magpapagasolina ka, hindi mo na kailangan buksan pa ngayong upuan dahil nasa harapan lang ang kanyang fuel refiller. Ang kanyang fuel tank capacity ay 6.8 liters. Malaki ang kanyang tanke kaya kapag nagpa-full tank ka, hindi ka basa-basa mauubusan ng gasolina. Matipid din ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 45 to 55 km per liter depende sa throttle habit mo. Dahil yan, naka-electric fuel injected na ito. Kaya naman, mas matipid siya sa gasolina. Very convenient din kung marami kang daladala dahil naka-flat footboard ito. Malawak din ang kanyang legroom kaya relax na relax ang paa mo dito. At
Malaki din ang kanyang undercity storage, 25 liters at kasyang isang full face helmet. Malapad din ang kanyang upuan kaya relax na relax ka talaga sa biyahe at ang seat height nito ay 780mm lang. Kaya masasabi kong average Filipino rider friendly ang motor na to. Pagdating naman sa kanyang gulong, ang sukat ng gulong nito dito sa harapan ay 110x70x12. Sa likod naman ay 120x70x12. Malalapad ang kanyang gulong kaya mas stable ang motor nito pagdating sa cornering. At ang maganda sa kanya, naka full tire hugger ito kaya kapag napadaan tayo sa mapuputik na kalsada, hindi kakalat ang mga dumi-dumi. Sa suspension naman nito, naka-telescopic fork sa harap at naka-dual shock dito sa likuran. Rugged ang kanyang suspension kaya kahit madaan tayo sa mga lubak-lubak na kalsada, hindi iindahin ang ating suspension. Napaka-sporty din ang kanyang stock na muffler, so hindi mo na kailangan pampalitan ng kanyang muffler. At ang pinakahihintay ninyong lahat, ang kanyang presyo. Pagdating sa presyo nito, sa Taiwan ito ay nagkakahalaga ng 104,000 New Taiwan Dollar. Na kung direkta natin i-convert into peso, aabot ito ng 189,289 pesos. Pero hindi yan ang magiging presyo pag dinala yan dito sa Pilipinas. Posible pang mabago yan. Medyo may kamahalan, pero very reasonable naman para sa kanyang specs. Wala ka nang kailangan pang i-upgrade pa. At pagdating sa forma ng motor na to, siguradong patok sa taste na maraming Pilipino. Sporty and very functional dahil sa mga convenient features nito. At di ka na rin mabibitin sa arangkada dahil naka 4 bulbs na ito. Ikaw na rin ang susuko kung gagamitin mo ito pang long ride dahil naka liquid cooled siya. Safe na safe ka pa dahil naka dual channel ABS at meron pa itong TCS. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit nangunguna ang SYM o sanyang motor sa ibang bansa kesa sa mga nakasanayan nating brand dito sa Pilipinas. Pero dito sa Pilipinas, hindi ito gaanong tinatangkilik. Pero ngayong unti-unti nang dinadala ng SYM ang magagandang motor nila dito sa Pilipinas, siguradong mas tatangkilikin na ito dito. Okay guys, ano masabi nyo dito sa SYM Jet SL125 TCS? I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan nyo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka na sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi.